Hello po, good morning, welcome back to my channel. Andito na naman po si Ma'am Q para mag-share sa inyo ng isang simpleng recipe. Bali, gagawa po ako ngayon ng baked bangus. Bali, madali lang po ito mga ka-Ma'am Q at napaka-simple lang pong gawin. Sana mag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. Stay tuned! Hello po mga ka-Ma'am Q. Ito nga po pala yung i-share ko sa inyo na isang simpleng recipe lamang po. Bali po, magbibake po ako ng bangus. Bali, ang tawag ko po ay baked bangus. Bali po, nakabili po ako ng debone. Naka-debone na bangus. Bali, nabili ko ito sa grocery. Kahit 10 grocery, meron ito. Bali, sa isang pack po, 2 bangus ang nabili ko. Ito po ay siguro nagkakahalaga ng 100 plus. Parang 170 or 190, parang ganun. Hindi ko lang po sure yung kung alin dun sa dalawa. Bali po, na-debone na po siya. Wala na siyang tinik. Yun nga lang po, yung nabili ko siya, meron siyang kaliskis. Pero ang ginawa ko po ay, tinanggalan ko po siya ng kaliskis. Ayan po. Ako na lang po ang nagkaliskis. Kasi po, mas masarap po sa baked bangus kapag wala siyang kaliskis. Kasi hindi po masasayang yung likod. Pati po hanggang likod ay makakain nyo po kapag na-bake nyo na po yung bangus. Bali po, binudburan ko po ito ng pamintang pino. Ayan, kaya po nakikita nyo parang may, akala nyo po dumi. Hindi po yan dumi. Bali po, paminta po yan. Tapos nilagyan ko na rin po siya ng iodized salt. Bali, ito po ang ginamit ko. Kasi po, para makontrol ko yung paglagay ng asin. Kasi kung rock salt po ang gagamitin ko, nahirapan po akong kontrolin siya kasi po, baka po umalat. Tapos, pinigaan ko po siya ng lemon. Harap at likod po yung paglalagay ko ng lemon. Bali po, ito yung kanyang pang-topping sa ibabaw ng baked bangus. Bali, ito po, meron akong kamatis. Mga 4 kamatis po ito. Hinati ko lang po sa 2 kasi po 2 yung ating ibibake na bangus. Tapos ito po ay may bawang. Bali 4 na bawang. Niwa ko lang po siya ng maliliit. At 2 sibuyas na small size din po. At ito po nga may lemon din po na in-slice ko. Bali, itong lemon po ay ilalagay ko ito sa likod ng bangus. Sa may foil po. Ito po, oh. Gagamitan ko siya ng foil. Bali po, sa ilalim niya, ito po ang ilalagay ko. Hatiin ko lang din po ito. Tapos yung isa po, yung ano po, yung 2 ititira ko kasi pang decorate lang po sa iba. What? Wawa, decorate. What? Tapos, meron pong ginisa mix. Bubudburan ko po siya ng ginisa mix. Kasi pandagdag lasa rin po itong ginisa mix. At hindi po mawawala ang melted na Eden melted cheese. Bali po, kahit ano naman pong brand, pwede naman po. Basta po melted. Pero kung wala rin pong melted, pwede na rin po yung ordinaryong cheese. Pero po, mas maganda kapag melted po. Kasi nga ibibake nyo, di ba po? Ayan po. Yan. Sana mga ka-mamshi, mag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. O ngayon po ay ilalagay ko na po yung mga pang-toppings ko sa baked bangus. Wait lang po. Stay tuned. Abala, ito po mga ka-mamshi. Lalagyan ko po muna ng ginisa mix. Ito po. Ibubudbud ko po rito sa ating bangus. Para po magkalasa siya. Tsaka masarap po itong ginisa mix kapag nilalagay dito sa ating bangus. Ayan po. Kabilaan po ang lagay ng ginisa mix. Ay, paalala ko lang po mga ka-momshi ha. Maghugas po muna kayo ng maigi bago nyo po hawakan yung inyong lulutuin. Bali, iubos ko po ito.
kabilaan kasi medyo malaki naman po yung bangus. Ayan po. Bali, lalagay ko po siya sa tray. Ayan po, ganito po. Bali, lalagay ko po yung lemon. Kasi ano ko po yung bangus. Tapos yung isa po ay dito po sa unahan natin ilalagay. Ngayon po, ilalagay na po natin yung kamatis. Bali po mga kamamsya, nagugas po ako ng kamay bago ko po hawakan. Kaya mas maganda po ay panatilihin natin malinis ang ating mga kamay bago natin hawakan ang ating mga niluluto. Yan po, iubos po natin sa isa. Ito lang po, pagsasama-samain nyo lang po. Kung wala naman po kayong lemon, mga kamamshi, pwede rin naman po yung ano, kalamansi. Kung wala pong lemon. O, next po natin yung sibuyas. Hatiin lang po natin ito sa dalawa. Ayan po. Mas masarap po kasi pag maraming sibuyas at kamatis. Ang ating baked bangus. Next po natin yung garlic. Pasunodin po natin yung sealing green. Bali ka ma'am siya, optional lang po ang paglalagay ng sealing green. Pero po masarap po kung itatry nyo pong lagyan ng sealing green. Kasi po para medyo maanghang-anghang. Kasi ako po, mahilig po ako sa maanghang. Yan po. So, bali po, ano na natin siya na cheese. Bali, ang paglalagay din po ng cheese, nasa sa inyo po yung kung gaano karami ang ilalagay nyo na cheese. Pero mas maganda po, mas marami, para po mas masarap. Ayan po, bali ito foil, tutupilap po natin ng ganito. Kasi para po pagka mag-melt siya, pati po yung ano ng lemon, hindi po masayang, hindi po matapon. Masasalo po siya ng foil. Tapos, ituloy lang po natin yung paglalagay ng ginisang mix. Bali, isa lang po yung ginamit ko. Ayan po. Ito po yung ibibake na bangus. Po, ilalagay na po natin siya sa oven. Bali, ito po ay na-preheat ko na po ito. Ibibake lang natin siya ng 10 to 15 minutes. Bali, pagsabayin na po natin yung dalawang bangus. Siya ng 10 to 15 minutes. Ayan na po yung ating bangus. Binibake na po natin siya. Bali sa 170.
150 to 170 degree Celsius po ang temperature niya. Ayan po. 10 to 15 minutes. Bali po yung init niya, up and down po. Ayan po ang ating baked bangus. Ah, mga kamamsi, ha, hindi po ako professional. Ako po ay panglutong bahay lang. At gusto ko lamang pong i-share sa inyo, mga kamamsi. At hindi lang naman po pagluluto ang aking i-share, mga kamamsi. At marami pa pong iba. Yung mga araw-araw na aking ginagawa. Ayan po. Oh. Balikan na lang po natin after 15 minutes. Stay tuned. A few minutes later. Okay, mga kamamshi, luto na po ang baked bangus. Ayan na po yung kanyang itsura nung naluto na. Paalala lamang po, mga kamamshi, hindi po ako pang professional. Ako po ay pang lutong bahay lang. Nasa sa inyo rin po yun kung gusto nyo pong gayahin ang aking simpleng recipe. Kasi kanya-kanya naman po tayo ng style sa pagluluto. Pero I'm sure na talagang masarap po itong aking baked bangus. Hindi po kayo magsisisi, mga kamamshi. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. Thank you for watching my YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. At sa mga baguhan pa lamang po, pakiclick lang po ang notification bell para po ma-update ko po kayo lagi sa aking mga i-share. Thank you! See you on my next vlog. God bless!